balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Sa DWIC 88. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin si Impilan, Conrad Banal, Jonathan Dela Cruz, at Chris Rixi Cruz. Angela. Oh, hindi naman ho preparatory to resignation yung leave. Hindi ho kaya niya. Hindi terminal leave nga eh. Ano nga eh. Family leave eh. Oh, hindi sila pareho. Well, bakit? Yung sinabi sabi niya, nagsasabi rito, baka daw papunta na sa resignation na yung... Siyempre isipin nila dahil si Sec Naida noon nag-leave to spend time with her family. Tapos, yun, naging ambassador. Preparasyon lang to. Save face? No, possibly. What I'm saying is possibly. Or the other possibilities, di nila kaya. Can't take the heat. So getting out of the kitchen. Saglit lang naman. Babalik pag the coast is clear. Hindi, the coast will not be clear. Especially if you're the leader. If you're the head, you're supposed to be there. Hindi po, the coast will not be clear. Kasi hindi pa ho tapos yung usapin tungkol dyan sa slogan, pati pera, pati ad, hanggang ngayon, ginagamit nila. Nangungulila ang ating tourism sector ng campaign. Where is the campaign to attract more tourists? Okay. It's on the page, Facebook page. Dahil sa mga controversy na yan, lalo na antala yan. Okay. Sino ba talaga ang gumagawa ng mga policies ng DOT? That might also be another issue. Oh. Either nobody is, or somebody is, and either way, it's a problem. Uulitin natin, meron ba tayong master plan? Mm-hmm. We have a plan to plan. Threatening to plan. Di ba nung April, we have a plan. We're making a plan. Sure. Okay. Ngayon, yung nagsasalita, yun daw kaya 100 lang ang ini-issue na visa. Ang hirap daw mag-issue ng visa. Because? Talaga mahirap yan. Ay, nako, trabaho. Ang hirap mag-stamp, ano? Hirap! Mahirap yan. Mahirap paglagay ng sticker. Aha? Mahirap paglagay ng sticker. Sticker. Pabira. Tuminin nyo na lang kasi na ayaw ninyo magbigay. Nagkukunwari pa kayo eh. At anong dahilan kung bakit ayaw magbigay? Kasi gusto nila mag-issue ng maraming visa sa ibang bansa. Ah. Or maybe nadidiktahan. You know, ika nga ni Ate V. You can never tell. So, ano, American... Mm-hmm. American, ano po ba yan? Ang dinadala nyo? Hindi. Inspired? Really? Yeah. Inspired by the U.S.? Mm-hmm. Kailangan na matigil ang exchange ng people between the Philippines and China. Ang problema, ang daming Pilipinong bumibisita sa China. Dahil... Antindi ng marketing ng China. Magaling sila magaling. At saka madaling kumuha ng visa. Mm-hmm. Ngayon. Okay. Ang naging highlight nung first year daw ng President BBM ay yung problema sa inflation. Mm-hmm. Okay? Aminado ako dun. Mm-hmm. Yun naman talaga yung prices. Yun ang ating mga malaking problema. At yan po, dala na rin ng mga worldwide trend na sinasabi. Mm-hmm. Yung fuel, yung food. Supply chain, tapos food. Inflation sa food, worldwide po yan. Ngayon, sa atin, mas matindi yung epekto kasi... mas inefficient yung ating distribution system dito. Uh-huh. Ang halimbawa nga niya, nabubulok yung mga pineapple doon sa Cagayan Valley, pinakakain na lang sa baboy. Swerte ng mga baboy doon. Sarap kumain. Yung mga nabubulok na sibuya sa Mindoro, nililibing na lang. Yung nabubulok na kamatis sa Samba, sa Ilocos, nabubulok ka ng kamatis. Inefficient ang distribution, kaya mas matindi ang epekto rito sa atin.
Pero worldwide phenomenon ho yan. Ah, ngayon, nag-survey ang Pulse Asia at ang sabi ng result ng survey, 63% ng Pilipino ang inflation pa rin ho ang kanilang number one concern. Okay. Kaya ang ating policy to solve inflation e importation. It's supposed to be temporary. Pero hindi po masyadong naka tulong yung inflation, una-una, kasi matindi ang kartel. Yeah, pagdating dito, mahal pa din, kinakartel nila. Number two, ang inflation po ng food abroad, eh mataas din. Okay. At ang malaking kinalaman doon, eh yung logistics. Okay. Yun ang malaking contributor sa food inflation worldwide. Ini-import natin yung inflation ng logistics. Okay, imbes na tayo, dito na lang natin pinoproduce, at dito na lang natin ayusin. So therefore, hindi ganun kalakas ang impact ng policy ng importation to solve the rising prices of food. Which was the original and has always been the main instrument na ginagamit. Ginamit natin, importation. Therefore, kahit na one year ng problema ng Marcos administration niya pagtaas ng presyo, hindi lang po ng pagkain, kundi pamasahe, tubig, kuryente. Lahat na. Okay? Internet. Yan. Lahat na. Hanggang ngayon, 63% ng Pinoy, ang sinasabi nila, yan daw ang kanilang biggest worry. Yung inflation. Talaga naman nararamdaman niya. Saka na-erode din yung value ng kanilang pera. Aha. Kung meron man. At ito, kahit po mayayaman, yan ang sinasabi. Inflation, sa mga class ABC, 67% ang nagsasabi, yan daw ang kanilang main concern. Sa class D and E, ano po, 63%. Okay. So mas mataas pa yung sa class yung mga may pera. Mas may mas ano po. Ngayon, so ano daw solusyon? Increase the pay. Naku po. Siyempre, ang mamamayan pag nahihirapan ka, hindi mo matustusan yung pang-araw-araw mong kailangan. Ang unang instinct mo, increase the pay. Oo, siyempre. Which will result to more problems. Okay? Yan po ang paikot-ikot na problema ng presidente ngayon. Lalo pa ngayon napapasok ang enrollment. Ayan. Totoo yan. Malaking ano yan. Totoo yan. Kasi maski na libre na ang... may gastos pa rin. May gastos. Libre na yung... hanggang college, libre na sa state universities and colleges. Gastos pa rin yun. Gastos pa rin. Yeah. Yung baon lang araw-araw, pare. Mabigat yun. Oo. Meron nga ngayon ang scholarship, baon lang eh. Kasi kung nakapasa ka na ng scholarship sa state university, paano ka papasok naman? Wala ka naman baon. Eh ngayon matipid ka na kapag 150 pesos ang baon mo eh. Napakatipid mo na noon. Oo, actually yung napakatipid mo na yun, talo mo na yung isang general diyan, 150 pesos. 'Di ba? Oo. 150 several pesos ang kasi pamasahe pa lang eh. Tapos na eh. Kaya meron ngayon ang community service gumagawa ng dorm para doon sa mga malalayo nakatira. Tapos libre yung dorm. Ganun na lang po yung tulong na binibigay nila doon sa mga estudyante. Biro mo ha, dati ang iyong tulong na binibigay, scholarship lang, yung tuition lang. Sagot na ng magulang yung board and lodging. Ngayon, hindi na. Ngayon, hindi na ganun. Pati po board and lodging, problema ng magulang. Okay. Well, maganda to survey na to kasi meron naman daw ano, yung welfare ng overseas Filipino workers. 76% maltaas to na concern. Alam nila na ang government is protecting the welfare of OFWs.
Okay? 76%. Mataas yun. Mm. So, mataas ang grade dito ni Toots Ople. Oo. Ang ano lang, ang dagdag... 76%. 3 out of 4? Ang dagdag lang, para ano? Lalo pang tumaas ang ano ni ang Toots. Grade niya. Oh. Yun tungkol nga dun sa... Because that is the protection, welfare component of overseas eh. Okay. Of the overseas program, of migrant workers program. Ang susunod dyan yung developmental, which is what I was just telling earlier. What do you mean by development? Yung pagkuha ng mga bagong mga markets, etc. Contain ourselves to yung traditional markets. Because there are a lot of other markets and we have to research these things. Sumago siya sa global research ni ano? May global research, DDB. Nagbumabiyahe rin ba yan? Hindi. Nagbiyahe rin. Pero hindi most travel. Hindi most travel. So, sumama siya. Kung hindi niya, dapat ginadala siya din ni Chalex sa mga ganun. Para napakalala yung budget eh. And si Chalex naman, pare, kailangan ng glamour sa sa promotion ng investment. Because the market is not just about the products. You have also tourism in the market and then services. Okay. Yung mga ganong klase. BPO. Pag-aralan natin yung mga requirements ng markets na yan. Halimbawa. Mm. Isang halimbawang market na bago. Halimbawa, Poland, yung mga ganyan, Ireland. Poland, fast developing fast yan. Fast developing yan. Malaking, at saka malaking, yan ang, actually, Poland now is the, you know, is the logistics hub of the US as far as Eastern Europe is concerned. Poland. Poland and Hungary. Yan ang mga workout. Gusto ko nga bumisita dyan sa Poland. Czech Republic, etc. Mga ganong klase. Poland. And because they are members of the European Union, yung mga Poland, Polish workers, Hungarian workers, etc., they don't remain just in Hungary or in Poland. They go to the other countries na higher ang ano, salaries nila. Kaya nagkakaroon mas malaki kita. Mas malaki ang kita nila. So nauubusan ng workers dyan. So gusto nila makakuha ng Pinoy workers din. Nakakakuha naman. Okay. Kasi ang ginagawa ng mga dati ay sila nagbabayad ng lahat. Sabi ng mga workers, sabi ng mga owners, gagawin namin yan because we need you, etc. and everything. Sagot namin lahat, makapunta lang kayo rito. Parang dito rin yan sa Maynila. Oo. Halimbawa, kung kailangan mo ng dispatsadora, kukuha ka sa probinsya, sagot mo yung pamasahe, sagot mo lahat, tapos sa'yo siya magtatrabaho. Oh. Yes. Pero may iaawas na lang sa sahod niya yun. Yes. Slowly. Pero may kontrata sana tayo. Okay. May kontrata nga. Eh, pag inalisan mo yung kontrata mo, paano pa ako? Yun ang sinasabi ngayon ng mga... So, umaalis yung mga Pilipino? Yes, umaalis sila. Pupunta lang doon? Para naging... Para magkaroon ng papeles and everything. Tapos lalakad na sila. Bakit tayo nila sa mga pulang? Gaganda doon ah. Kaya ngayon, ang sinasabi... Ang sinasabi ng mga employers, pwede ba magkaroon ng solusyon nito? Is there a way by which a government bank, for example, will initially pay up the... all of these things, and then we will just, reimburse. In other words, the Filipino workers must honor the contract. Yes. And how do you do that? How do you do that? Yun ang issue. Kasi napakalakas ng incentive to get out of the contract. Kasi mas mataas sa sahod sa isang bangar. Yan. Welcome naman sila because they are already there. EU yan eh. EU. May problema nga. May problema. So, ang sinasabi, tulungan nyo kami. How do we make the Filipino make them, workers? Honor their contracts. Yeah. So, ang sinasabi nila, sana merong government subsidy. In the meantime, anyway, babayaran naman eh. The government can initially pay up the transport, etc. Kung government ang nagbayad, yung ba Filipino workers... makukonsensya at hindi aalis. Hindi, ganito. Hindi sila magbabayad. Ang gagawin, halimbawa, magkano ka, you get a, magano ka. Teka, science-based ba yan? It can be science-based. Okay. Ang gagawin, suggestion ng mga employees. Suggestion nila ganito. DMW, contract ka. Okay. Ito gagawin ng contract. Then you go to the land bank, for example, and let this worker open an account. Okay? Open an account. Ang medyo may pagka-guarantor, DMW, which is the contract, and your spouse or whoever yung kasama mo sa bahay or whatever it is, para
yung niloan mo dyan, because okay, it can be considered as a loan, eh, mababayaran. How do you plan to do to pay for it? Pagdating mo doon, monthly, nababayaran mo kasi from the employer. I-re-reimburse na ng employer eh. Huwag ka lang maalis doon sa 2-year contract mo. Yun ang sinasabi niya. Magiging libre. Magiging libre. Pero 2 years ka. 2 years ka. Kasi... sa akin, not bad. Oo, oh, ang laki naman ang sweldo. Kung 2 years, pare, oh, titising yun. Alimbawa, ikaw welder ka. Oh. Ang sweldo mo as welder, ha, 1,200 euro. Ayaw mo yun? Monthly. Ako, ang ganda nun. Oo. Oh. That's more than... 70,000. Oo. Oh. A month. A month. Pesos. Welder. Ayaw mo yun? Wow. Tapos babayaran mo lang yung pinamasahe mo kasi pinamasahe ang kita eh. Ay, nasa Poland ka pa. Tapos aalisan mo. Bayan ni Jawo. Oo. Jawo. Jawo! Oo nga. Mala Jawo ka dyan. So sinasabi nila, magtulungan tayo so that we can work out a system. Why not? Oo, para ma-work out. Yun ang dapat. Eh yung mga polo nila, pinag-aawayan nila, itong kontrata ninyo ah, mataas pala sweldo nyo eh. Uh-huh. So ganito ang dapat na gawin. Puta, naging ano eh. Naging kalakaran nila yun. Mm-hmm. Ibis na tulungan sila mag-ayos sa employer, mm-hmm, puta, kikitaan nila eh. Mm-hmm. Okay. So, may katwiran ito survey na to, ibig sabihin. Mm-hmm. 76%. Maganda. Maganda ang response ng government. Sa protection mga welfare and protection. Ang problema natin, yung mga OFW, hindi mm-hmm naman lahat. Yes. Eh, medyo, syempre. Oo. Ibang takbo na isip. Ngayon, yung survey ho, mababa ang mga concern regarding halimbawa dyan sa national territory. Yan, yan. Teka, para ano buo yung discussion? Pagbalik ng karambola. Ang oras natin, 9:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, umaga. Oh, nagbabaling ng karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, at Pusi Twixie Cruz Angel. Oh, ito po. Karambola. Ito, sasabihin ko na, national territory, ranking ng concern. Ibig sabihin niyan yung ating away with China, na pinapantay na araw-araw. Oh. Yan ang laman ng headline. Yan ang laging namumutawi sa bibig ng ating mga sikat na politiko. 6%. Mm. Anong sinasabi ng survey? Napakalayo po sa bituka. Yun yung number one concern? Na number 6% lang sino nagsasabi. Sino kausap nila? Sino bang kausap nitong mga to? Napakalayo po sa bituka niyan. Sino yung respondents? Mga Pinoy. Oo. Mga Pinoy. Yan po, 6% lang yan national territorial integrity. Na American inspired, araw-araw yan ang issue dito sa atin. Akala mo. Na hindi naman nararamdaman ng ating mga kababayan. 6% lang. Akala mo yan. Bukas na magkakaroon ng... Bukas, gera na. Paano kaya natin masusolusyonan yan? Masyado kasing propaganda ng... Antindi. Mm-hmm. Eh kaya nga, kahit sa online, makikita mo na yung mga comments na hindi mo alam kung saan talaga nanggagaling pero pare-pareho. Uy. Yung mga mga parang may operasyon eh. Kasi nambubuli kasi ang China. Ay, kampi kami sa US. Kahit basta kahit anong sabihin niyo, kampi kami sa US. May mga nagla-live ako. Makikita mo 'yung mga ganun. Pag tinanong mo, i-substantiate niyo nga 'yan. To kaya i-substantiate niyo nga 'yung bullying tapos sabihin niyo sa amin kung paano 'yun pinagkaiba doon sa US. O kaya may sasabihin, pro-China ka eh. No, pro-Philippines ako. Something wrong with being pro-Philippines? Ang mga mas banohong concern, fighting graft and corruption, 25%. Okay, giving assistance to farmers, 15%. Oh. Etong national territorial integrity, 6%, kulelat. Mm.
Diba? Wala sa layo, wala sa bituka. Ang mga problema niya, halimbawa diyan sa tourism, kung pinoprotect, kung ayaw natin pampasukin ng mga Chinese dito, eto, may nag-text sa akin, yung aking kaibigan. Ha? Noong 2022 raw, mahigit sa 370,000 na tourist ng China, Chinese tourist, pumunta sa Amerika. Okay. At taon-taon daw, tumataas yan. Ilan ang pumupunta? Noong 2022, ayon sa figure na binigay niya, no? 370,000 visitors from China to the US. Okay. In ano lang yan? Before the outbreak of the coronavirus pandemic, halos 3 million arrivals a year. From China to the US. Therefore, ganito. Pero kami, okay lang kaming kumita sa mga Chinese tourists. Mm. Kayo, Pilipinas, wag kayong kikita dyan. Kami lang. Kasi masama sa image ng ano yan eh. Ng kailangan kaaway niyo yung China eh. Ayan. Diba? Ganun. Kami na lang ang kumita. Kayo wag. Bakit kayo kasama dyan? Ganyan ba ang policy ng DFA? By default yata. Diba? Without articulating kailangan it. Kailangan i-limit natin to kasi kaaway natin China eh. Ay. Oo, baka kung ano pang gawin sa atin yan. Baka ano pang gawin sa atin yan. Eh. Oh, baka gumastos pa ng gusto dito yan. Oh, eh. Baka marami pang kumitang Pilipino. Delikado. Kaya, alam mo ba, merong Chinese company magtatayo? Buong buildings pa. Isang buong buildings pa. Sinong market niyan? Di ba mga Chinese tourist? Okay. Tapos 100 visa, 100 a day lang. Eh kung ano nag-a-apply, 110. Di yung 10 na yun, tapos na. Bababaligin mo. Kasi ano yan eh, personal appearance yan. Whether you like it or not, DFA, malaking market mga yan ng tourism yan, China. And the US is showing the way. 3 million a year ang arrivals from China to visit the US. Ang alam ko, ayaw nga ng mga Chinese to visit the US. Oh. Kaya 3 million lang 3 million, yan. 3 million, tama. That's correct. Dahil sa, naiinis sila. Dahil sa anti-Asian. Yes. Alam ko. Sentiment. Naku, lalo pa ngayon. Kasi, di ba, nung nag-decide ang US Supreme Court na hindi na pwedeng race ang gamiting basis, or lagyan ng category ng race sa admissions, dadami ngayon yung mga, ano, and let's face it, I don't mean to stereotype, pero kahit noon, ano, issue talaga ng universities like Harvard and all that na hindi sila diverse dahil ang daming Asian Americans na nakakapasok. Okay. So, if they based it solely on ability to pass yung mga requirements and all that. Dami. Puro ano, puro Asian. Puro kami singkit nun eh. sa honor society. Yes. Bakit ka magaling nyo? Ganyan na. Parang ganun. So, hindi pwedeng puro kayo magaling. Kailangan diversified. Yes. So, I don't know that. Ano. So, mga Asians, ano ginagamit nila yung race in order to increase diversity. O, sabi ng US Supreme Court, hindi na pwede. Yan. So, ang tingin ko rin dito is it's going to have an impact on the already rising cases of ano, of hate crimes against Asians. So, it's bad, ha? Meron nga daw sinasampal sa Subway. Oo. Dahil lang ano, dahil lang single. Kami, yung lahi namin eh. May lahi kami Chinese eh. Kaya mga kamag-anak, pamangkin, kapatid, lahat, may mga mukhang Chinese eh. Pagkakataon na sana natin na yung hindi pupunta sa Amerika dahil natatakot na, dito na pumunta. Tatatakot din dito. Dahil baka they're not welcome. They're not baka, welcome. Baka magkagera eh. Ang yan ang matinding ano doon, you're not welcome, kaya 100 lang kayo. 100 visas lang kayo. Totoo. So yung 100 times 365. Oo. 100. 36,000 lang yun. Pero hindi naman 365 days nagbibigay eh. Ayun pa, hindi, magkailan lang yun. So it's only... Ilagay mo na 300. Ilagay mo na sa 300. Di 30,000. 30,000. Lang. Aray. So, yan yung tourism arrivals natin. Yan yung market natin sa China na... Na... 1. Tapos hindi sila sumusunod kasi na napagkasunduan ni Presidente yan when he went to China. BBM? Yes.
na pagkasundo nila na i-include yung Philippines dun sa list ng mga recommended ng Chinese government na maging tourism destination ng Pilipinas. It was one of the na hindi din masyadong ina-announce. Yun na nga eh. Baka yung 100 na yun, business travelers pa lang. Kulang na eh. Correct. Diba? So ang daming business travelers between China. Kasi ang laki ng mga investments nila correct. Rito. Correct. So gusto ninyo ng foreign direct investments pero sasakalin niya yung visas. Ano ba? Ay, hindi. Baka mga trabahador na American-inspired dyan. Trabahador na NGCP yan. Security threat. Eto pare. Mga matataas ang... Sabi ko na sa inyo, yung OFW. Taas yan, 76%. Lahat yan na take over ng private. Mm. Okay? Wala nang gobyerno dyan. Okay. Completely. Yan po ang ginawa ng IPIRA. Okay. Ngayon, yung IPIRA, may mga... kanyan, rules and regulations para itong mga bumili ng government assets talaga magkaroon ng competition. Anong ginawa nila? Nag-regulatory capture po. So ulit kasi nagka-audio na tayo. Ulit. Okay, magbula. Sabi okay na. Okay. May issues siya noon sa power. Okay. Panahon ni Marcos, ang ating power program. Planchado 'yan. May plano 'yan, may master plan 'yan. And government was supposed to be D. Master plan po 'yan, may mga utang. Ngayon. Panahon ni Cory, dahil daw sa mga utang etc. Dahil sa ayaw nila yung nuclear plant. Shutdown ng nuclear plant. Kasama sa plano ng supply 'yon. Correct. Nagkaroon ng shortage. At saka hindi lang yon. Dahil ayaw nila yan kasi corrupt, etc. Kaya nagplat. Tanggalin mo yun, Ministry of Energy na yan. Tinanggal yan. Wala nang planning. Wala nang planning. Okay. Ano ni Ramos, may problema, brown out. Napilitan siya, magbigay ng mga kontrata, magtayo ng planta, para punuan yung kakulangan. PPA. Kahit magkano, ang sabi noon, di baling mahal, basta may kuryente. Power purchase agreement. Desperate. So nagre-react lang po tayo. Nung panahon ni Gloria, nakita niya. Panahon ni ERAP. Wala na. Sandali lang yan. So panahon na ni Gloria, bakit ganun ang mahal ng kuryente sa atin? So gumawa siya ng paraan. Ang paraan, kailangan magkaroon ng competition. Yes. Therefore, dapat mawala yung monopoly na tinatawag na NAPCOR. Okay? Kaya nagkaroon ng IPIRA. Magkakaroon ngayon ng competition. Paghiwa-hiwalayin yan. Lahat yan. Ang safeguard po ng IPIRA, may mga safeguard dyan, regulation and everything, para masunod yung competition. May ERC. Kasi pag may competition, ang paniwala nila noon, bababa ang presyo. Mag-aagawan kayo eh. Ang nangyari ho, na regulatory capture. Yan. Yung regulatory capture na yan, nasa kanila na yung mga planta. Diba? So, kailangan sila masunod. Paano magkakaroon ng regulatory capture? Dapat bata mo yung mga nakaupo sa mga regulatory bodies. Sabi ni Trixie, nangangamoy tubig. Precisely. Hindi nangangamoy tubig, tubig na tubig. Ganun po. Template na naman. So, ano situation natin ngayon? From the frying pan into the fire. Yung reaction natin, magkaroon ng competition, hindi po nangyari kasi nagkaroon ng regulatory capture. Okay. Ano ang problema ngayon ng IPIRA? Ang problema ng IPIRA, hindi po nasusunod yung intention ng batas dahil sa regulatory capture. Okay. Yan po ang kailangan isolusyonan ngayon. Kaya kailangan balikan niya IPIRA at hindi nagmumura ang kuryente. Bagkus mahal, sa probinsya, 19 pesos per kilowatt hour. Why? Regulatory capture ho. Okay? Ngayon, ito pa susunod na problema, Trixie, Jonathan. Papunta na tayo sa renewable energy. Another! Ayan!
Paano ngayon? Magmumura yan. Eh, napakamahal. Since ng renewable energy. Ayan. Ito yan. Dalawang naging solusyon natin, kunyari. Kunwari, ha? Oo. Wala na yung gobyerno. Wala kayong pakialam sa dito. Mm. I-re-regulate lang namin kayo. Pero dahil capture namin ang regulators, kami ng gobyerno. Ayan. Kami magseset kayo ng kung ano-anong pati gagawin. RE, ganyan din. Oo. Number one, kailangan na ngayon ng renewable energy. O bibigyan muna namin kayo, under Pinoy, ng feed-in tariff para kayo pumunta sa renewable energy. Ayan. Sino mabibigyan ng feed-in tariff? Siyempre kami. Kami ang gobyerno eh. Take-over na namin yan eh. Ngayon. Ano yung promote ni Chalex? Sa renewable, sa ngayon, Germany daw. Kailangan na i-ramp up natin, talagang palakasin natin renewable energy. Hindi namin kayo bibigyan ng funding kung hindi kayo renewable. Yan. Bibigyan namin kayo ng incentives. Bibigyan pa namin kayo additional incentives. Di baling mahal. Oo. Eh di lalo mamahal ang kuryente rito sa atin. Eh ano yun? Eh mayroon naman kayong kuryente. Tsaka renewable. Ang ganda na natin. Kailangan natin makisama sa buong mundo. Buong mundo. Kasi climate change. Climate change. Samantalang yung Germany, katatayo lang na napakalaking coal plant. Mm. Why? Kasi may coal sila eh. Oo. Saka niyari sila. Hindi na sila pwedeng magmalaki. Mag-workout yan. So, kumbaga, capture yan. Teka, may ako eh. Meron pang ibang concerns because there are other current government similar assets na ang usapan ay privatization din. Airport. Ayan na naman. Huwag mo muna breakout yan naman, ma'am. Bakit? Ma'am, hindi pa planchado eh. Hindi pa planchado yan eh. Oh, tatlo pa lang yung, tatlo pa lang yung nakukuha namin airport. Tatlo pa lang. Di ba? Tatlo pa, only. Mm-hmm. But that is just the start. It's the sign of more things to come. Bakit airport ang pinag-iinitan nyo? Ba, hindi kayo pumasok sa airline? Hindi kayo pumasok sa airline. Or the seaports. Asama po ng state ng ating seaports. Diyan kailangan ng investments ng private sector in shipping. Kasi nga logistics. Ang problema kasi, ang airport, tayo na yung mga airport eh. Ang gagawin mo, iti-take over mo na lang. Kikita ka na. Gagawin din. Ang seaport, kailangan mo mag-invest. Gagawin din ho namin yan, sir. Kailan? Paggawa na ng gobyerno yung seaports. Take over namin. Sama ba yun? Napakasama po nun. Swapang na yung ganun eh. Ano yan? Mayroon nga nagsabi sa akin. Yung grid, moderate mo. Pero ito hindi eh. I-super active mo yung grid mo. Wrap it up! Ayan! Ayan. Step up ka sa grid. Ayan. Yan yung so may sound na tayo. Okay na. Balikan ko lang yung tourism event na shower. Meteor shower. July 30 raw ang peak niyan. 25 meteors per hour. Grabe. Maganda na kayo. 25 meteors per hour sa July 30. Maganda na kayo diyan sa mga areas ninyo ha. So napaghandaan ba 'to ng DOT? Predicted 'to ha. Last year pa lang, alam naman natin yan na may meteor showers. Atornin mo naman, bakasyon ako boy. Bakit ko? Ikaw talaga. Kalimutan ko. Wala na sinasaya eh, bakasyon ako. Since last year? Na-coordinate na ho namin yan, ma'am, sa DOE. Kasi wala nang mga kuryente dun sa mga areas eh. Coordinated kami dyan. So sinasadya pala na hindi natin nilalagyan ng kuryente lahat ng lugar. Para maganda yung meteor shower. Maganda yung makita yung meteor. Walang light pollution. Marami tourist na umano yan. Tapos may mga dalang mga telescope. Totoo yan. That's magka-camping pa sila. Sky gazers po. Lugar. mga loko-loko yung mga nasa YouTube. Sabi ni Tej, may visa ba yung mga meteor? Ayan! Problema yan. Grabe kayo. Hindi nabigyan ng visa yung meteor. Tatanungin ho namin si Secretary Manalo. sabi ni CM, at least may shower, kahit meteor lang. Ay!
Alam ko na. May meter siya habang na kayo. Ito, gusto niyo po magkatubig sa mga. Ang ko, ano? Sa mga mawawalan ng tubig, 600,000 from 7 to 4 in the morning. Yan kayo, pumunta kayo dun sa meteor, ano? May shower na kayo. May shower kayo dun. Pwede ba daw i-private tayo sa DOT? July 3 to August 15, meron daw at peak yan ng July 30, 5 meteors per hour. Ayos ah. Ayos na yung shower yan. Ayos na yung shower yan per hour. Ang daming wish mong makukuha na. Diba? Ang wish mo ano? Sana po magmura ang kuryente. Sana po magmura ang tubig at magkaroon ng tubig. Correct. Ang wish ng mga... Sana po matapos na yung LRT1 extension. Yan. Sana dumami turista dito. Yan. Dami tayong pwede i-wish. Sana ito, hindi na sinisira yung heritage natin. Ito. Ay, wag na! Ikaw naman, sinisira ba? Pinagaganda lang eh. Ito yung ano, wish ko sa... Pinagaganda lang, attorney. Hindi naman. Awayin ka na. Ito yung, yes, Master. Ito yung wish ni Sergeant Romero. Sana ho, madagdagan niyo mo sa general para madagdagan din kami. Reporters allowance. Sana maayos yung pension system. Sana maayos yung pension system. Kailangan nga natin meteor shower para maraming wishes. Sana matigil na yung kakakulit tungkol sa West Philippine Sea. Puro kulit na lang yan. Uy, tumulong naman daw ang US sa tourism natin. 60,000 Afghans. Pupunta pa lang, pupunta. Bawimbawi tayo doon. Baka kaya binabagalan ang China. Para mas marami kasi sa para Chinese marami tourists. Afghans. Para ma-priority yung Afghans. Okay. Baka bawi sila doon. 60,000. Grabe talaga. Minsan nandito ako for the comments eh. Pero wala pong pera igagastos dito yung mga yun eh. Tayo rin igagastos dyan. Yes. E samantala yung mga Chinese, ang lalakas gumastos dito. Totoo yun. Tapos pag sinabi ng gobyerno nila, punta kayo Pilipinas. Pupunta sila. Eh, at gusto naman nila. Oo, in fairness. Tapos, ang aga ng retirement age nila, 55. So, may pera ka ng pension ka may, na. Pensionado ka na, may pera ka, may savings ka. Pwede, kaya ang daming nagtatravel. Eh, sa loob pa lang ng China, tiba-tiba na sila sa negosyo nila. Local tourism eh. Ngayon, yung issue po ng mga POGO, Philippine Offshore Gaming Operator, sinisita itong police yung raid. Sa ni Secretary Boying Remulla na mali daw yung raid. Sabi po ng PNP, yung kanilang anti-cybercrime group, eh talaga daw pong kumpleto papeles niya raid na yan. Okay. Kasi ganito napansin eh. Sino nag-raid? Register. Ang PNP nag-raid ng isang POGO na yung sa Las Piñas, yung 3,270, yung 2,700, yung sinasabi ko sa'yo na napakadami. Sinisita sila ng DOJ tukol doon sa raid. Improperly done. Ang malita kasi, may protector nyo na matindi. Kaya ano, ang sabi ng PNP, hindi po. Ayos yung ano na yan. Interagency. Kasi ganito ang situation, merong nagre-register tayo ng SIM, pero kahit na SIM registered na, ang lakas pa rin ng text scam. Oo, may daming lumilitaw. So, in other words, yun ang hinuhuli hindi nila. Hindi individual po ang mga gumagawa nito. Oh, yan ang conclusion. Mga sindikato, okay. Organized crime na huyang mga text scam. Meron akong nakita, pinost niya, isang page ng kanyang telephone, puro text scam eh. Ganon ka na. Meron pa rin akong Is the registration of the SIM card working? No. Tapos na ba yung deadline? Kailangan na po ng police work dito. Correct. Hindi kailangan, hindi na huyang. Enforcement po yan. Enforcement na. Yun ang ginawa ng PNP ngayon. Nag-enforce. At ngayon, sinisisi sila. Seven 2,700 workers po yan. Victims ng human trafficking. At sila, pinipilit sila gumawa ng mga text scam. Ang claim po ng DOJ, hindi raw na-coordinate sa Interagency Council Against Trafficking ang PNP. Okay. Bago nag-raid. Okay. Eh kung kailangan na i-raid,
More on this tomorrow. Maghahanap ako i-interview. Ang sinasabi lang naman nila, all the while, sabi ng police, kasi we were just asked to provide the necessary manpower for that particular airport, but it was an interagency activity. Yes. Yun na nga. We were ordered. Paano yun? So, bakit kasalanan agad ng police? I'm assuming kumpleto sila. May search warrants and all yun that. Yun ang sinasabi ng police. We were assured that everything has been coordinated. Kami lang yung law enforcement. So, yung tumabaho ng kaso, yun yung... Sila. Maganda pong issue to. Yes. Bukas, tignan ko yan. Ang dami na bibigtima ng text cam na yan. Kasi kawawa rin naman yung mga police na... One last comment, sabi ni Julius Nekia, there are about 30 meteor showers that occur each year. The Geminids shower is the biggest, 200 to 300 meteors per hour at its peak, and occurs every December 14 to 15 each year. So this is another worldwide. So this is another thing that we can also look at for those astrological phenomena na occur dito sa Pilipinas. Pwedeng tourism come on yan. At saka ano yan? Thank you, Julius. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karambolan nitong araw na ito. Ano pa yan ang susunod na programa? Ronda Pilipinas with Mr. Dennis Antenor Jr. On behalf of Conrad Banal, Jonathan Dela Cruz, we'll see you tomorrow. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumayin niyo ang programang Karambolan sa TWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambolan sa TWIZ.